Hey guys! Happy Araw ng Kaalayaan, Pilipinas! How are you guys? So, tignan natin tong ano. Mag-shoutout muna ako, syempre, doon sa mga nag-comment. Isa lang natin nag-comment. Sa mga nag-comment at saka doon sa mga nagme-message sa akin pag nawawala ako sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. I really appreciate it. Maraming salamat po. Siyempre, andyan si Jame Ines. Hello. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pagtutok sa aking vlogs at paulit-ulit na pagpunta dito. And then, siyempre, andyan si Kuya Leo Estrabella. Sabi niya dito, ngayon ko lang to nabasa. Sabi niya, ang gusto po pa ng Len na yan, buhayin ng government ang pamilya niya. Pokpok yan. Nakita ko rin yung sexy scandal niya. Pokpok talaga yan. Huwag na natin siyang pakialaman kung anong gusto niya sa buhay. Eh, ganun talaga. Sabi niya, sabi pa ni Kuya Leo, parehas ng bukang bibig ni Triling. Parehong epal. Tanga, bugok, utak, tae, at malaki ang sira ng ulo. Siguro, ganun nga po, kuya. Kupal yung silensilawan. Sobrang yabang. Sana makulong na yan. Hayop na yan. Ubod ng katanghan. Akala niya magaling yan silen. Kupal, limonita, yabugok, at utak, tae. Galit na galit talaga si Kuya Leo. Baka maano ka. Baka ikay, ano, tawag dito, atake dahil dyan sa tao na yan. So, huwag na natin silang pabayaan na natin yan. Pabayaan na natin kung anong gusto nila mangyari sa buhay nila. Kasi, pag ako, ini-stock ko yung FB niya, mababaliw lang ako. Stock natin ngayon ha. Hindi dapat talaga ito yung issue ko, pero ito stock talaga. Yung Facebook niya is anti-Duterte talaga. Mabuhay at meron siya 4 hours ago. Sabi niya, yes, mabuhay ang bunyog. Ano ba yung bunyog na yan? Mabuhay Pilipinas. Kasi meron dito, mabuhay ang mga bunyog. Magkakaisa, Metro Manila chapter. Ano ba yung bunyog-bunyog? Kasama sa mga lumahok sa Manyanita sa AP, Diliman, and QC, and Quezon City. Alam nyo, unang-una sa lahat, nagpapa lang kayo. Ang dami nila, oh. Mm. Nagpapaulan lang ho kayo. Pangalawa po, in-stress nyo na yung sarili nyo. Pangatlo, umaano lang kayo ng ikasasakit nyo ba? So, junk the terror beer. Bill. Sorry, bunyog magkakaisa. Kaya napapraning lang ako pag ini-stock ko to talaga. Actually, hindi dapat ito yung Ito pa isa, sabi niya, yung si Omar, pinost niya sa kay Lindsay Lawan, Happy Independence Day. Huwag nating muling payagan na kiliti ng ating kalayaan at demokrasya ng mapagsamantalang heremeng. Junk terror bill. Bakit meron bang kayo lang. Tapos ito na may mga nagbiking. Sabi niya, kahit na may mga checkpoints kanina, di nyo kami mapapahinto. Gagawa kami ng paraan para mapatuloy ang protesta. Lah. E di, kayo na. Bawiin ang kalayaan. Bakit mo babawiin ang kalayaan? Ang nakalagay sa mga bikings nila. Hay nako. Manyanita, bawiin ang kalayaan. Bakit mo babawiin ang kalayaan? Tugon ng gobyerno, nakalagay dito ah, mass arrest, pautang, aksyong militar, plant, online classes, rice, ano ba to? Liberation law, 100% foreign ownership, panawagan ng mamamayan, mass testing. Pwede. Ayuda, solusyong medikal, tunay na reforma sa lupa, mass promotion, Rice Industry Development Act, ABS-CBN,
franchise, Junk Terror Guild. Unang-una, sasagutin ko dito sa panawagan ng mamamayan, mass testing. Mass testing. Pwede naman po mangyari. Pero sa dami nating Pilipino, at sa daming katulad nyo na matitigas ang ulo, hindi natin magawa yun ang una. Diba? At saka kulang. Diba? Ayuda. Bakit hindi po ba nagbigay ng ayuda? Hindi na po ang presidente ang may kasalanan doon. Ang may kasalanan, yung kinasasakupan nyo po. Kasi ang daming, katulad ng Valenzuela, nakatanggap sila ng 8,000, meron pa nga 6,000, 6,500, nakatanggap naman. Ibig sabihin, ang may problema is yung nakakasakop po sa inyo, hindi po ang Pangulong Duterte. Solusyong medikal. Hindi po ba nasolusyonan ng mga medikal? Di ba po mas marami namang gumagaling kaysa namamatay araw-araw? Di ba? Tunay na reforma sa lupa. Reforma sa lupa. Ano po ba yung reforma sa lupang problema natin? Ipamimigay na lupa? Di ba sa mga Aquino yon? Di ba yung mga yung Hacienda Luisita na hindi nila mapamigay-pamigay? Di ba? Ito ba yon? Reforma sa lupa? Mass promotion. Mass promotion. Ano ba itong mass promotion yon? Hindi ko alam ito eh. Rice Industry Development Act. Rice Industry Development Act. Sa palagay ko ito sa mga magsasaka, di ba? Ano pa bang gusto nyong... Okay naman yung rice industry natin, di ba? Hindi naman kulang sa bigas. Mahal nga lang. Di ba? Tapos ABS-CBN franchise. Bakit yung ba sinisingit si ABS-CBN? Ang dami nang ang mali ni ABS. Ang dami nang kasalanan. Mismong yung may-ari na kausap nila by video call, di ba? Hindi siya makasagot. Huling-huli siya sa bibig niya, tapos gusto niyo pa mabuksan. Bakit? Bakit niya gusto mabuksan yung ABS? Para makapanloko ulit? Okay lang sana. Sabi kasi ni... Sino tong in-screenshot ko kanina? Nang may-ari ng ABS, na mas malaki daw ang kanyang binibigay na tax sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. E dito kayo sa Amerika magtayo ng ano? Ng tawag dito? Ng inyong tawag din eh? Ng inyong wala po ako, sorry. Ng inyong mga negosyo. Para doon naman kayo, para doon, kasi kumikita kayo, binibigyan nyo ng tax ang Amerika. Ang Pilipinas, dito kayo kumikita ng bonggang-bongga, bilyon-bilyon, halos araw-araw. Wala kayo ibinibigay? It's so much unfair, di ba? Masyado pong unfair yun. Tapos dito kayo nag-da-da-da-da-da-da-da. Ilagay nyo po yung ABS-CBN sa Amerika. Yung cable nyo, lagay nyo po doon lahat. Bakit hindi i-open yung kayong mga ano, anti-gobyerno? Bakit yung hindi i-open yung isip nyo, puso nyo, kung ano yung mali? Hindi yung nakikita nyo yung gobyerno na gumagawa ng tama. Para lang sa akin ha, yun. Para sa akin, ginagawa naman ng gobyerno ang lahat eh. Pero kayo, puro pang huhusga pa rin. Si Du... Ito may times-times ha. Ito, itong babae na ito may hawak ng mga times-times. Hindi ko alam yan. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gawin nyo. Pinapagod nyo lang yung sarili nyo. Pag nagkasakit kayo, kasalanan naman ng gobyerno kasi nandiyan kayo. Nagkalat kayo sa lansangan. Sana sumunod sa iyong... Ex-DFA chef Yasai, who led Duterte's China's deport dies. Yung China versus Pilipinas, medyo may kasalanan naman doon ng government. Pero, yun ang pinili niya sigurong kakampi, kasi malapit yun sa atin. At, matalino po si Pangulong Duterte. Kung sino po ang makakatulong ng tunay sa Pilipinas, ng mas maganda sa Pilipinas, doon po siya kakapit. Kaya huwag niyong didiktahan na kayo mga utak linggit lang, didiktahan niyo ang isang pangulo at isang gobyerno dun sa mga ganong bagay. Hayaan niyo lang yung gobyerno makidakdakdakdak dyan. Huwag na kayo sumama mga maliliit na tao.
Pinahihirapan nyo lang yung sarili nyo. Kung bayarin kayo ng mga kung sino man na nandyan, sino ba yung talo? Di ba kayo? Ano nakalagay dito? Junk terror bill. Bakit ba sa paglalaban na to parating nakatagsilin silawan? Anong meron? Ito pa. Sabi ni ano, Echo D. Squirrel. Sabi niya, Happy Independence Day, Pilipinas. Pakinggan natin siya. Isang magandang baga po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Si Ulaga. Ito po si Paspanaligan mula sa Samahang Magdalo, Tokyo Chapter. Sa ngalan po ng ating mga kinikilalang... Ay, yung mga Samahang Magdalo. Magdalo, magsilawan, mga ano. O ano man kayo, ano ba? Ano ba yung nakukuha yun sa pagsasakop sa ganito? Magdalo. I will bakit? Give you as... Nakalagay dito. Palimento ng lansangan sa araw ng kalayaan, June 12, Naga City. Live full video coverage. Pagpugay sa mga nanindigan sa araw na ito para sa kalayaan, demokrasya at para sa mga naaapi na walang boses sa lipunan. Pagpugay sa Pilipino na hindi natatakot at hindi nabubusalan. Edi wa. Fight, bunyog. Ano itong mga bunyog? Bunyog pa kayo nalalaman? Kung ano yung ino-open nyo para mabago yung utak ng mga tao? Sabi, exact. Itong sampu sila o ganito pala ata siguro, sabi niya. Ganito po ba? June 12, Mañanita, protest only 10 allowed, sabi Harry Roque. Sampu lang daw ang pupwede. Anong gusto niyo ba? Good morning, warriors. Happy Independence Day. Ito pa, may mga post pa dito. Nakakainis itong mga stock ng ano, no, ng profile nila. Hoy tuta ng China, umayos kang demonyong hinayupa ka. Kung mahigit pa sa salitang salad at dilubyo, ikaw yun, tarantado. Ayaw nyo na mumura kayo, pero kung maliitin nyo si Pangulong Duterte, hindi ganun lang. Sana mahuli yung mga ganitong tao, no? Dapat ito yung mga kinukulong. Mga kapulisan nga, eh. Ito naman page ni Echo de Squirrel. Sabi ni Len Silawan sa page niya, huwag isuko ang bayan, huwag sumuko sa laban. Ganun-ganun pa. Ikaw dapat ipalit kay macho idol, manager mo si Banat Bay. Junk terror, eh. Hindi makatulong sa mga nagugutom na Pilipino. Trabaho ang kailangan. Ibabuho ang trabaho sa terror bill. Kaya pala, miyembro pala ito ng Magdalo. Yes. Bawal ang traitors at pro-communist China sa celebration ng Independence Day. Iyak na naman ang dilawan nito. Wala nang pwesto na kampi ni Trillanes at Magda sa bayan. Asa pa kayo? Ang mga makabayang Pilipino, ilang dekada na wala pa rin nangyari sa Pilipinas. Nasa tao po yan. Nasa tao lahat yan. Kung bakit nagkakaganto ang Pilipinas, nasa tao po lahat yun. Ayun lang, ayoko na po mag-stock ng kanyang wall. So, natapos ang ating vlog sa pag-stock sa tawag dito, kay Len Silawan Wall. Kasi dapat ang ipa-vlog ko yung pag-i-stock ko dun sa mga comments ng kay FLM. So, I think sa next vlog ko na yun. So, maraming salamat guys sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. At guys, bigyan nyo naman ako kung anong gusto nyo next vlog ko. Ano yung gusto nyo parating sinasabi ko dito, ginangawa ko dito, sabihin niyo lang sa akin. At may request si ating isa
check ko na lang kung ano po yung masasabi ko dun sa request niya na i-vlog ko daw. So, yun guys. Hanggang sa susunod na ating pagkikita. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.